exclusive. Got the bangers. What's up mga pare koy? Ngayong araw ay pag-uusapan natin, paano nga ba mapadami yung subscriber tsaka paano makaligom ng maraming views dito sa YouTube. Ayan, so itong experience ko i-share ko sa inyo, lalo na sa mga small YouTuber dyan. Sana itong experience ko na to eh, may matutunan din kayo. Yung mga i-share ko sa inyo, yung mga techniques ko, sana may mapulot din kayo dito sa video na to. Pero bagong lahat guys, ini-invite ko kayo na mag-subscribe dito sa aking channel. Hit yun na rin yung notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag yun nakalimutang i-like yung ating Facebook fanpage para sa inyong mga katanungan. Yung share ko ditong techniques guys, base sa aking experience, yung aking mga naranasan talaga. Hindi ako magsasabi dito na yung invento lang ganun. Basta sasabihin ko dito, yung mismong ginawa ko dito sa YouTube channel ko, paano ako nagkaroon ng 41,000 subscriber as of February 24, 2020. Ayan. Bagong lahat, kailan nga ba ako nag-start mag-YouTube? Nag-start ako mag-upload, medyo matagal na. Pero mga ina-upload ko pa lang nun yung mga jam namin ng mga tropa ko, mga sa music, siguro mga 2017. Nag-start talaga ako mag-upload talaga as in yung seryoso, 2018 na guys. Pero guys, yung time na yun, wala pa talagang nanonood masyado sa akin eh. Wait, pakarga muna tayo. Medyo empty na rin tayo eh. Grabe, haba ng pila, shit. So, nag-start nga ako ng 2018. Tapos, hindi ko natutukan kasi yung mga una kong in-upload. Kasi yung mga una kong in-upload guys, mga music eh. And nagka-work na ako nung time na yun, 2018. Kaya, hindi ko na rin siya nasigaso. Nakabili ako nitong motor ko guys, for your information, November 2018. Doon na rin ako nagsimula mag-motovlogging guys. Yun yung start na nag-upload na ako ng mga videos about sa motor. Nireview ko yung motor ko, pero hindi pa ganun ako kaganda ka mag-edit. Hindi pa ganun ka-interesting yung video ko. Kahit naman ngayon eh, ako marami pa talaga akong kailangan i-improve. Kasi unang-una hindi ko talaga linya yung paggawa ng video eh. Wala akong experience na mag-edit. Parang gusto ko siya gawin eh. Gusto kong mag-video mga napapanood ko sa YouTube, mga motovlogger. Sabi ko parang gusto ko to gayahin ah. Sabi ko, gusto ko to, gagawin ko to, sabi ko. Kaya yun, pinagtiyagaan ko yung pag-edit ng video kahit hindi talaga ako marunong. Nag-invest ako ng time para aralin sila. Nood-nood sa YouTube ng mga tutorial, yung mga ganun. Then yung time guys na na-reach ko yung 1,000 subscriber ko, nasa August 2019 guys. Tuwang-tuwa talaga ako nun guys. Kasi syempre, mamomonetize na yung channel natin eh. Kumbaga, ang nasa isip ko na nun, may kita na. Which is totoo naman. Kasi ang requirements ni YouTube guys, bago ka makapag-apply ng monetization, kailangan meron kang 4,000 hours of viewing time tsaka 1,000 subscriber. Then after nun, pag na-reach mo yon, is i-re-review pa ni YouTube yung channel mo. Hindi ka basta-basta pa ma-monetize kasi mamaya yung mga in-upload mong video may mga copyright, yung mga ganun. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Guys, pag na-check ni YouTube na legitimate talaga yung channel mo for monetization, mag-i-email siya sa'yo. Lahat ng confirmation nyo, doon lahat sa email nyo. Kaya guys, tip ko sa inyo, huwag na huwag nyo kakalimutan yung password nyo guys. Kasi, paano kung na-monetize na yung YouTube channel nyo, nakalimutan mo yung password. Diba, sayang naman. Kaya kailangan, tandaan mo talaga yung password nyo. Tapos ay, mag-i-email sila sa'yo. Tapos pag tingin mo sa YouTube studio nyo guys, yung mga dollar sign to nakakulay green na. Ibig sabihin nun, monetize na talaga yung channel nyo. Ngayon, ang pinaka-topic natin dito guys, paano nga ba makakakuha ng maraming subscriber? Tsaka paano makakakuha ng maraming views? Ito una kong tip guys, kailangan weekly may update kayo sa channel nyo. Ayun, kahit at least 1 video a week, meron kayong update guys, may upload kayo. Yung hindi natatengga talaga yung channel nyo guys, much better kung a week, dalawa, tatlo. Pero wag nyong hahayaan na sa isang linggo eh wala kayong upload. Tapos guys, tuloy-tuloy lang yung upload guys. Wag nyo muna isipin yung kita, yung ganun. Basta gawin nyo siya kasi gusto nyo siya. Wag nyo yung siya gawin kasi may kita. Wag ganun. Kasi mas masarap gumawa ng bagay na gusto mo eh. Yung ine-enjoy mo talaga siya gawin, lalo yung pag-edit guys. Pag kasi napipilitan lang talaga kayo mag-edit kasi lulad, nag-edit kayo dahil may kita. Pero actually, hindi mo naman talaga hilig. Ginagawa mo lang talaga yung dahil may pera, may kita. Para sa akin guys, nahihirapan kayo makakuha ng subscriber kapag ganun eh.
Kasi yun ang una, pag gusto mo yung ginagawa mo guys, mas maganda yung magiging output mo. Kung gusto mo mag-edit, na-enjoy mo siya. Naniniwala ako na maganda yung kakalabasan eh. Pero kung napipilitan ka lang, malaking percent na pangit yung video, ganun. Tapos guys, sa pan-tip guys, para ano sa guys, much better na yung topic nyo yung up-to-date. Yun yung ginawa ko guys eh. Lahat ng ina-upload ko nung video nung huli, up-to-date na. Kasi nung una, ano lang, kung ano-ano lang, change oil ng motor ko, paano pa maglinis ng motor, ganun. So parang napaka-common na. Pero yun yung time na nagre-review na ako ng mga motor, yung mga bagong nilalabas na motor guys, nire-review ko like si ADV. Ayan guys, yun yung mga motor na sa isa na nagpaangat sa channel ko. Yan si Honda ADV, Honda Genio, si GTR 150, yan yung mga nag-upload na ako ng mga ganyang video. Doon na tumaas yung subscriber ko guys. From 1,000 subscriber guys ha, to be exact, 1,200 subscriber, naging 41,300 subscriber na tayo guys. Malaki na yung family natin. Guys, pag nagawa nyo talaga yung sinabi ko na yun, maniwala kayo sa akin guys, maaabot yung 1,000 subscriber na hinihingi ni YouTube para ma-monetize yung channel nyo. Ganun lang, every week kailangan may upload ka, tapos yung up-to-date na topic. Tapos guys, suggest ko lang na pag mag-upload kayo ng video, mas maganda sana yung 10 minutes and up. Kasi unang-una guys, based on experience, pag malaki yung viewing time mo, mas na-re-recommend ka ni YouTube guys. So ano nga ba tong recommendation na to? Pag kayo manood ng YouTube guys, diba, nagpa-play kayo ng video, merong mga video sa gilid na related dun sa video na panood mo, may mga ganun eh. Ibig sabihin guys, yung mga video na yun is nire-recommend ni YouTube sa'yo. Ibig sabihin nun, mataas yung viewing time nun or marami talaga yung views. Kasi guys, pag mataas yung viewing time mo talaga, marami din nagsasabi sa akin na mas nire-recommend ka ni YouTube. Ngayon, paano nga ba tataas yung viewing time mo? Syempre, interested yung topic mo, maganda yung pagkakagawa ng video, yung tipong pagka-click nila dun sa video mo eh, hindi agad sila mag-i-stop. Kasi may iba ganun eh. Halimbawa, nanonood na sila sa video mo pero hindi talaga nila nagustuhan yung paggawa mo or yung the way mo magsalita, yung mga ganun. Or una pa lang talaga, hindi na sila interested. So, magki-quit talaga sila dun sa video mo or i-exit nila. So, kung interested talaga yung video mo guys, maganda yung pagkakagawa mo, eh kailangan talaga, ganda mo yung paggawa ng video para mas magtagal sila dun sa video mo. So, para maganda yung video mo guys, syempre, mag-e-effort tayo. Huwag tayo yung basta may ma-i-upload lang every week. O, to, okay na to. Dapat hindi ganun eh. Kailangan lahat ng video natin guys, pasok na pasok talaga. Naggawa ka talaga ng effort, pinaghandaan mo. Tapos huwag kayong makikinig sa mga bad comments, hayaan nyo lang sila. Kasi unang-una, hindi naman sila nakakatulong sa kita nyo eh. Hindi sila nakakabawas ng kita nyo. Nakakatulong pa nga sila kasi nagko-comment sila sa mga video nyo eh. Isa ring factor yun eh, pag yung maraming mga comments sa video. Tapos guys, focus lang kayo sa isang video na ano, na genre. Yung kunyari, motovlogging ka lang, hindi puro motovlogging lang i-upload mo, ganun. Mas maganda kasi yung interest ng tao. Kasi yung mga nakasubscribe sa'yo guys, yung mga interest, eh dun lang talaga. Basta guys, yung pag-upload ng video, enjoy nyo lang talaga. Napakasarap guys magbasa ng mga positive comments, promise. Tapos yung marerecognize kayo ng tao. One time, may nakarecognize sa akin eh. Dun sa may Honda, nagpagawa ako sa Honda. Nakilala ako nung ano dun, sa may-ari ng Honda Click. So napapanood siguro nyo yung mga tutorial ko, ganun. Kaya binati niya ako. Yun yung mga ganung ano, parang nakakataba ng puso. Tapos kasi nakikilala ka nila eh. Yun, doon mas lalo ka mamomotivate na mag-upload ng video. Mas mamomotivate ka na mas lalo pang gandahan yung mga videos mo. Ako nga guys, chinek ko yung ano sa akin eh, yung mga video ko sa YouTube Studio. Matitrace mo doon, talagang yung recommendation ni YouTube, napakalaking tulong nun guys. Kasi biruin mo, 40,000 subscriber lang ako, 41,000, pero meron akong views na nasa 200,000 plus. Kasi nga, nire-recommend niya yung videos mo sa ibang tao kahit hindi sila nakasubscribe sa'yo. Yun yung maganda guys, kapag yung video mo talaga interested, mataas yung viewing minutes ng time, talagang guys, para sa akin yung key niyan, yung viewing time guys. Mas matagal sila sa video mo, mas mataas yung viewing time mo, mas marerecommend ka ni YouTube, mas maraming manonood sa'yo. Pag maraming manonood sa'yo, may possibility na mag-subscribe sila sa'yo. Kasi gusto nila yung video mo eh. Nagtagal nga sila eh, di ba? But then, mas malaki yung kita mo, syempre. Parang domino effect na siya, guys. So, ang key dyan, guys, kailangan gusto natin yung ginagawa natin. Mag-effort tayo, guys. Kahit sa pag-edit lang guys, effort lang. Kasi yung tulad ito, pagbablog ko na to, kumbaga sa para sa akin, maliit na percent lang to eh. Ang pinakamahirap talaga na
part para sa akin ay yung ano, pag-e-edit talaga. Doon talaga nauubos yung oras ko, guys. Kasi una-una hindi naman talaga ako magaling mag-edit. Nanonood lang din ako sa mga YouTube ng mga tutorials. Saka hindi ko talaga linyo yung pag-e-edit kasi engineer ako. Pero inaral ko kasi gusto ko siya. Dapat ganun din kayo, dapat gusto nyo rin. Ayun guys, magandang umaga sa inyong lahat guys. Sana nakatulong tong video na to. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, sana mag-subscribe kayo din. Tsaka sa mga small YouTuber dyan, yung mga wala pang 1,000 subscriber, guys, tiwala lang guys, makakaabot din kayo ng 1,000 subscriber. Magkakaroon din kayo ng kita sa YouTube. And guys, so magandang umaga ulit. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.